Kami. What do you mean, sir? Okay. Okay naman, sir. Okay. Okay, magkumpul-kumpul, ha? Hindi ka alam kung uulin yung grip, eh. Okay. Ay, sorry, kuya. Oh, tas. Uy, butangin na kita. Oo, oh, kayong dikit-dikit. Kayong dikit-dikit. O kayong magdikit-dikit. Iwalay-walay kayo. Dikit-dikit na kayo eh. Okay, naandap tayo ngayon sa Nabotas ba to? O Kalokan, police station. Surprise infection by the... Sige na. Ano ba itong PCP na ito? Substation 15 ang baro, sir. Ilang barangay? Meron po kami 6 barangay, sir. 6 barangays. Ilan ang population? Ang total population, sir, nasa around 200,000 may. 200,000? Yung area mo? Yes, buong area, sir. 6 barangay, sir. 6 subdivision. Ilan ang pulis nyo? Ang total strength po namin is 25, sir. 25? Dalawang official po. Dalawang official? Ako, sir. Ikaw ang? Jesus Jader, sir. Pero nasana po kasi ako sa ibang sa bagay ng pa. Tag-tag na. Oh! Ano nangyari? Inulog yung mga mincha, ano? Inulog yun eh. Pero basically, maayos, maliwanag, kahit luma, kahit hindi kompleto ang gamit, pero maayos. Yun naman ang gusto natin mangyari. Sa pagpapasok dito yung complainant, makita na maayos. Lalo sa labas. Pero sa loob, ayan. Kasi nyo rin ganyan. Mas maganda magtrabaho kasi kung maliit. Ang ayos. Walang problema. So basically, ilaw. Pati lagi na malinis, ano? Kini-maintain. Kasi sa umaga, dilinis na, ano? Kaya may striker kayo. Huwag nyo naihintayin pa na ang mes na pag-iinis. Sorry, Koy. Para hindi madagdagan, para hindi magtanong mga kapatid.
So, ikaw lang ba sa taas ba sa iba? Sa abay po siya. Sa abay. So, ibig sabihin, ito lang talaga ang mo. Kung napakadali yung nisin, di ba? So, yun yung tayo mo malinis lang. Always. Always, ha? Sige, sige. So, ayun, yung mga sa bulit ng birds sa baba, mas ayusin niyo pa yun. Pwede mas maganda pa yun. Yes, sir. Pag krami, lagi maganda yan, aircon. Hindi rin pupunta sa NCRTO, sa Likutan. Hindi rin pupunta sa Kalukan. Dito sila pupunta. Pero kung dadat na, pagpasok, pupunta sigarilyo, maray basura, mapaghiyan simoy ng hangin, may hindi rin limits, anong klase. Hindi natin makuha respeto natin kung ayan. Kaya, dito pa lang, naglilinis na tayo. So, tatandaan nyo ha, kailangan gusto ko laging malinis para pasok ng ating mga kababayan, maganda ang pagrandaw. Pero hindi lang doon sa paglilinis, dapat tasik sa inyo rin. Ma-concern nyo. Ayoko na makakarating sa akin na hindi sila inaasikaso. Lahat na pupunta dito, is as good as aking pumunta. Through you. Ayos? Yes, sir. Nasa ibang matawa mo ngayon. Sa dito ka ba? Bagong hepe, sir. Sir, paso na. O dito ka? Chip, doon ka, chip. Doon ka, hepe, hepe, hepe. Very good sa hepe. Paso ka, hepe. Kinagawan ko na rin ito ng pwesto eh. Parang pasok pa lang, makita na rin sa ating mga polis. Yun lang, maganda yung maliliit na bagay, pero pag pinagsama-sama mo, doon natin magkukuha yung respeto at tiwala ng ating mga kababayan. Ayos? Yes, sir. Ayos. Sige. Anong pangalan ng bagong ngayon, sir? Anong? Police Lieutenant Diesel po. Ikaw yun? Yes, sir. Anong pangalan po? Police General Enderson. Oh, ano yung last name? Engineer Bonarenzo Enderson. Yeah! Yeah! Very good! Middle name! Very good! Stop it, stop it! Dati yung CPD yung kere. Sige, ha? Sabiso, ituloy, ha? Dati yung CPD. Babalik mo sa dito, ha? Yes, sir. Sabi, sabi ko ngayon natin sa anti-sete atin. Substation 13 po. Katerteng, mga mga ano kong parang, inspector. So, lieutenant. Ano na sa position mo ng PNCO? Operation PNCO. Hindi ibig sabihin, ano na po ng PNCO? STO1. Very good! Okay. Isang mali, siwa kang palapakan. Sige. Okay, atas. Labas. Labas. Social distancing. Salamat sa kayo. Tayo, salamat. Okay na tayo. Labas. Okay na tayo. Yes, sir. Yan.
tanggalin mo na kung hindi ko sa'yo. Ito ang job na. Kumbaga, kayo si Peter ang comment ko dito, pero pwede nga yung na. Para pagpasok hindi yung nalakang singit hindi yung gusto. Okay. Ha? Nag-fist lang kayo. Kasi nga kayo ito. Kuya, dito lang kuya, okay lang. Hepe, abalik ko tayo, hepe. Dito tayo. Dito tayo sa lilim. Dito tayo sa. Atras kayo, atras. Ako naman ang malilim ng konti. Balik kayo. Ayan. Okay, hindi naman kita daw sa camera yun, sir. Alright. Okay, guys. Tinanong niya ako doon. Oo nga. Hindi, iba to. Yung pag... Iba to. Sana pag-ikot natin. Saka po yung nakita natin good dito sa... Ang purpose sa pag-ikot natin, alam naman natin na yung ating mga unit commanders ay dapat nag-inspect. Pero iba rin kasi kung yung GPNP nag-inspect. Kasi ito talaga yung aking programa. Nasa roadmap na natin ito, alam mo yung paglilis ng ating opisina, dapat natin ginagawa yan. Pero nung ako yung regional director ng SFTO, in-introduce ko ito noon. Kasi, alam nyo, ang ating mga kababayan, yung mga yan, pag meron kayong concern o dumudulog kayo sa ating concern sa police station, hindi bang kayo sa Krami pupunta, hindi sila sa Bikutan pupunta, hindi rin dyan sa iba pang opisina, kung hindi dito sa maliliit na police station. Kung pagpasok ng police station, madumi, makalat, may basura, busa sigarilyo, mabanghi, paano natin makukuha ang respeto at tiwala, diba, ng ating makabayan? Kaya nga, ang gusto natin, lahat ng mga police station, particular itong mga police community precinct, dapat malinis na malinis. Pagpasok pa lang dun, makikita ng ating makabayan na maayos yun. Dahil yun ang makakatulong sa atin para magbigay tayo ng magandang servisyo. Kaya kung titingnan nyo, exaggerated pag-check ko. Sa labas muna ako nag-check, tinitingnan ko yung mga plant boxes, kung may upos na sigarilyo, kung may mga nagkalat doon. At sa loob naman, kahit pa luma ang mga gamit, kahit hindi bago, hindi magarbo, at kahit kulang, basta malinis, maayos, presentable, malaking bagay yan. Siyempre, idadagdag pa dyan yung maayos na pagtungo o maayos na pagkasikaso ng ating mga pulis sa ating kababayan. Alam nyo, hindi naman natin kailangang masolve lahat ng problema ng mga dumudulog sa atin eh. Pero yung asikasuhin ka, malaking bagay na sa kanila. Lalo na, siyempre, kung masusulpo yung problema nila. So ito ngayon, ang ating approach in connection with our intensified cleanliness policy, particularly cleanliness in the office. Apo. Right. Sir, yung regarding daw sa PNP PDEA meeting, meron na po ba tayong target date doon, yung meeting with the DG Villanueva? Tapos na, nag-meeting na kami kagabi. Tapos na, okay. So, nag-meeting na kami kagabi, pumunta alas 7 ng gabi, si Director General Wilkins Villanueva, yung aking foster brother, uh-huh, yung nasa academy po kami. Very close kami ni Wilkins. In fact, when I was the district director of PCPD, he was the NCR chief of PDEA. At nakita natin yun, napakagandang koordinasyon kasama ang buong komunidad. At kahapon, ang talagang tinukoy natin is that beyond coordination, ano ba talaga naging problema? Bakit nagkakaroon ng ganung pagkakataon na nagpapangita-pangita doon? Mas in-improve namin yan, maglalabas kami ng unified operational guideline. Alam mo, nakita namin doon, ay dapat hindi magkakapanakit doon. Ang police naman, bago lumakad, nagko-coordinate sa PDEA. Yes, sir. At ang PDEA naman, kung may operation sila, pwede naman hindi re-approve yung coordination. At ang napag-usapan namin, kung may operation na doon, yung ating police sa isang area, ang sabi ni Wilkins, hindi na sila mag-ooperate, palalampasin na muna. So meaning to say, yung ating coordination kung dati malaking area, halimbawa may operation ng QCPD, nilalagay buong Quezon City, hindi na ganun. Initially ngayon, since ang QCPD has 16 PCPs, di ba? So, or police stations, ang gagawin natin, ang coordination operation is doon sa area ng mga station na yon. So meaning to say, unlike the Quezon City, big area, sasabihin ang area sa Quezon City ngayon, divided by 16 na yun kung saan ang area mag-operate. So, mga PS1, PS2, gano'n na siya? Yes, at isa pang, ay isa pa kasi dyan, tinignan natin, dapat hindi magkakatagpo-tagpo dito, particular, yung operation ng PNP at ng PDEA. Walang pinakaiba yan sa vehicular accident, di ba? Para maiwasan magkaroon ng collision or traffic accident, dapat
walang dalawang sasakyan na mag-o-occupy ng isang space. So, as simple as that, yun ang gagawin natin. We will see to it na yung operation ng PDEA at operation ng PNP ay hindi sabay mag-o-operate sa isang lugar, lalo na within the area of police station. So, yun ang unang namin na pagkasunduan. At naniniwala kami with this close coordination between me and Wilkins. Kaya sinabi ko sa inyo, eh, poster brother ko yan, at institution na yan. Gusto ko ipakita sa mga ahente ng PDEA at sa pulis ng PNP na kaming nasa taas na namumuno ito ay nagmamahalan, nagko-coordinate at nagkakasundo, at yun din dapat ang nararamdaman at gagawin ng lahat ng aming mga tao. Okay, now, sir. Ayos! Okay, okay. Thank you, sir. Sige, thank you.